Nenai. Good morning. So, kumusta naman? Kumusta ka naman dito? Malakas pa rin. Tigasin, maging tigasin lang nanay. So, yun mga katigasin, ngayon lang tayo ulit dito nakapasyag kaya may Virgie, no? Dahil siyempre busy tayo. So kumusta na kaya siya dito? Bah, mukhang medyo nausog-usog lang konti, nililinis yun. Pero kumusta kaya ang kalagayan niya dito? Dito kalat-kalat pa rin, no? Grabe, tuloy lang sa buhay. Nay. Nay. Nanay. Good morning. Sorry na ya. Busy. So, may dala ako para sa iyo. Oh, nililinis dito, sino naglilinis? Kapatiran? Okay. Sige na eh. So, yung kalagayan ni Nanay Virgie ngayon dito. Yan. Sige na mga katigasin, bibigay ko na lang to, ano? Para makakain na siya dahil nagugutom na siya. Okay, ito na eh. O, pagkain mo, andyan yung kutsara niya. May kutsara dyan ay. Ito, luluwangan ko na lang to. Oh, maluwang na yan ha. Iwasan mo matumba na para hindi maano. Oh. So, kumusta naman? Kumusta ka naman dito? Malakas pa rin. Tigasin, maging tigasin lang nanay. Papasok na ako sa trabaho nay. Opo. So yan mga katigasin. Tsura ni Nanay Virgie ngayon. Talagang madumi-dumi na rin yung mukha niya. Nakakaawa talaga. Na-homesick ka na sa akin, ay? Ha? Na-homesick ka na sa akin? Oo. Oh, kasi busy lang, nay. Ha? Busy lang po ako. Lagi na rin akong gabi na uwi. Opo. Unay, nalaglag. Thank you. So, kumain ka, ha? Sige, nay. Ayaw mo minsan pagkakuan, nandaanan kita ulit. Ha? Pagka hindi lang ako sobrang gabi. Pagka sobrang gabi, alanganin na talaga.
So ito mga katigasin yung sitwasyon ni Nanay Virgie dito. Yan. Yan. At dito magulo-gulo pa rin. Pero dyan may naglilinis daw, may, pag may dumadalaw ng mga kaibigan niya, tinatabi-tabi ng konti. Yan. Kaya lumilinis. Tapos yung dito sa loob, talagang may kaguluhan. So ngayon, patuloy si Nanay na bubuhay pa, no, para sa sarili niya. Kasi dapat, yun lagi kong sinasabi, si Nanay Virgie eh dapat tumatanggap ng pera to. Kaso lang iba ang nakikinabang sa pension niya, no? Isang World War to yung asawa niya. So dapat may tinatanggap siya, kaso lang iba ang nakikinabang. At yun, siya ang nakikinabang ng pension ni Nanay Virgie. So laging pinipray ni Nanay Virgie, pinagpipray niya na lang. Pinagpipray niya na lang yun. Ay nako, mapagsamantalang mga tao. Sige Nanay, upo. May karma din na darating yun, Nanay. Opo. Naniwala ako dyan. Opo eh. Ilan taong ka na ngayon, Nanay? Oh. Ipinanganak ka nung January 1, 1935. Oh. So, nasa ano ka na ngayon, Nanay? 87. 87. 87 years old ka na. Tama bang kwenta ko, mga katigasin? So, si Nanay Virgie, 87 years old na. Yun. Grabe, so, dyan lang siya natutulog. Yan lang. So, tuloy pa rin ang buhay, Nanay, no? May talagang kailangan mabuhay. Opo. Oh, may tinapay ka, Nay. Kaya kumain ka na lang. Punitin mo na lang, Nay, kasi may plastic namang isa eh. Punitin mo lang kasi may plastic naman isa. Huwag mo lang tanggalin yung plastic na isa, okay? O, punitin mo na lang yan. Huwag mo lang tanggalin yung plastic na isa. Kumain ka, noodles yan eh. Kasi gusto ko yung hindi ka na mahirapang umuya kasi wala ka namang ipin. Okay. Opo, Nay. Pasensya ka na, Nay. Minsan, hindi ako madalas napunta rito, ha. Ha, mukhang wala na akong pangarap mag-abroad, Nanay. Opo, kasi mukhang malulungkot ng todo yung anak ko. Opo. Yung bata na kasama ko dito dati, di ba? Oo. Ha? Ah, hindi, may picture kayo. Opo. Kasi ayaw niyang lumayo ako. Opo. Una na yung aso mo dito. Dati galisin siya, ngayon hindi na siya galisin, ha. Ayun siya garito yan. Nakitira lang sa'yo. Nga. Kasi dati mga katigasin, galisin yan. Napakagalisin na aso yan. Ngayon dito na siya, no? Gumanda na yung balahibo niya. Mal na mal ni Nanay Virgie yung ano niya. Nanay?
Nakalabas ka pa ba? Ha. O, kumain ka marami ha. Okay. O, sige na eh. Pasok na ako sa trabaho. Okay, bye bye. Tuloy lang sa buhay na ya. Tuloy lang sa buhay.